Hi guys! Welcome back sa aking channel. For today's episode, samahan nyo ko na liputin ang DGC. Samahan nyo ko at ituturo ko sa inyo kung paano ba ang mag-commute papunta dito sa DGC. So tara guys! Let's go! Mga kagala, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, comment, and subscribe. At huwag kalimutan na pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing mag-upload ako ng video. Thank you guys! Ituturo ko sa inyo ang pinakamadaling paraan papunta sa BGC. Dito tayo sa Guadalupe, Makati. Magsisimula kung galing ka na South or North area. Either nag-MRT ka or carousel bus. Mula dito sa kinatatayuan ko ay makikita ang mga bida-bida. I mean ang Jollibee. Diyan kayo liliko mamaya mula sa MRT station or pagkalabas ng Guadalupe Mall. Mula MRT, pwede ka din dumaan sa loob ng Guadalupe Mall. Sa gilid ng Guadalupe Mall ay makikita ang terminal ng jeep, biyahing Port Bonifacio Gate 3. Pwede dito sumakay papunta sa BGC, McKinley Hill hanggang Gate 3. Yan ay isang option na pwede mong sakyan. Pero gaya ng sabi ko, ituturo ko yung alam kong mas mabilis at murang pagko-commute papunta doon. Isa pang option ay sumakay dito sa terminal papuntang FTI, C5, Tenement, Housing at SM Ora. Hindi ako sumasakay dito sa may terminal dahil pinupuno ang jeep bago ito umalis. Ang pamasahe mula doon ay 14 pesos, natatagal ng 10 to 20 minutes depende sa traffic. Para sa akin, mas mabilis ang daan dito via C5 kasi pagbiyahing Gate 3, ang ruta ng jeep ay sa loob ng BGC na madaming paliko-liko at stoplight. Mula sa pagsakay natin, ito ay lalabas ng Kalayaan Street na babaybayin ang Gate 1. Dito ang way papunta ng Uptown Mall at ang biyahe ay magtutuloy-tuloy hanggang marating ang C5. By the way, additional information, ito sinakyan natin ay pwede ding sakyan ng mga papunta ng McKinley Hill, SM Ora at Korean Embassy. Eh ang tanong, paano bumalik sa Guadalupe Mall? Merong two options na pagko-commute. Sa harap ng market ay may jeep na biyahing Guadalupe na dumadaan. Mamaya ay makikita nyo sa video or sa harapan ng SM Ora kayo ay tatawid papunta sa C5. Doon ay maaari ding sumakay ng jeep biyahing Guadalupe pabalik, pati ng bus na biyahing SM North na galing McKinley Hill. Ito at tanaw na natin ang market. Kadalasan dito sila nagbababa sa tinatawag na parking kung saan nakatayo si Kuya Guard. Kasi ipinagbabawal na ang pagbaba sa may unahan nito. Diyan sa harapan ng bus ang daan natin papunta ng Bonifacio High Street. Sa video na ito ay makikita nyo ang way papunta doon. Very raw ang video na ito, as in walking tour. Samahan nyo ako maglakad hanggang marating ang Mine Museum. Sa kabila ng parking ako bumaba para may idea kayo na pwede din lakarin mula dito ang SM Ora. Sa harapan niyan ay may tawiran papunta sa kabila para makabalik sa Guadalupe. Ito ang itsura doon sa harapan ng bus. Ito ang starting point natin papunta sa Bonifacio High Street. Madadaanan natin ang Market Mall at tatagos tayo papunta ng
si Rendra hanggang makarating nga tayo sa Mine Museum. Ready na ba kayo na simulan adventure dito sa BGC? Kaya tara, samahan niyo ako at mag-walking tour tayo. Alam kong madami na ang nakakaalam sa daan na ito. This video is intended sa mga hindi pa nakakapunta ng Bonifacio High Street na gustong mamasyal sa pamamagitan ng pagko-commute. Please comment down below yung mga lugar na gusto nyong mapuntahan via commute para magawan ko ng video. At shout out din pala sa mga taga-Taguig. Dito pala ang hintayin ng jeep pabalik ng Guadalupe na na-mention ko kanina. Tulad ng nakikita nyo. Ngayon, tatawid tayo ng kalsada papunta ng Sirendra. At if ever magutom kayo, madaming choices na pwede nyong makainan sa Bonifacio High Street sa loob ng Market Market Mall at sa labas nito. Pag napupunta ako dito sa BGC, ang pakiramdam ko ay napupunta ako sa ibang bansa. Kasi for me, ang astig ng architecture design ng mga building. Tapos, ang tataas pa ng mga ito. Meron pang area na may garden at very pet friendly ang Bonifacio High Street. At kung hilig mo naman ang mag-shopping, hindi ka din mauubusan ng option dito. Ito ang itsura sa loob ng Sirendra. Grabe sa loob nito. May wow factor talaga. Ang mahal siguro ng unit dito kasi prime location. So tara, samahan niyo ako at ikutin at libutin natin itong Sirendra. So nandito na tayo sa gitna ng Sirendra. At patuloy ang pag-surprise dito sa akin sa mga design at style nitong apartment building dito sa Taguig. Kaunting kaalaman muna tayo mga kagala. Alam niyo ba na inilunsad ang Sirendra noong March 2004? Ito ay isang eksklusibong proyektong pantirahan at pangnegosyo ng Ayala Land. Ang arkitektura ng Sirendra ay may estilong Europeo at estilong bahay na bato ng Pilipinas. Mayroon itong buok pasyalang tinatawag na The Shops at Sirendra. Dito makikita ang mga mamahaling tindahan at mga kainang may mga estilong Pilipino, Europeo, Asyano at Continental. Nahahati ito sa dalawang bahagi, ang One Sirendra na proyekto ng Ayala Land Premier at ang Two Sirendra na proyekto ng Alveo Land Corporation, isang subsidiaryong nasa buong pagmamay-ari ng Ayala Land. Ang source natin ay ang WikiWand. Pagkatawid sa Sirendra, nandito na tayo ngayon sa Bonifacio High Street. Ito ay nag-open last 2007. Then yung High Street Central in 2012, tapos yung Central Square in 2014. Ang mall na ito ay nag-o-offer ng mix of high-end retail shops, restaurants, amenities, leisure, and entertainment from Wikiwidia. Bakit nga ba dinarayo ang Bonifacio High Street? Ito ang mga dahilan. Number one, nice and elegant. Number two, good place to take a walk, hang out, chill and relax. Number three, the street is very friendly. Number four, great place of good photography. Number five, shops are amazing. At number six, pet friendly.
Bago tayo magpatuloy, please like this video, comment, at i-share nyo na din. Sa mga bago pa lang sa aking channel, kindly subscribe at pindutin na din ang notification bell para lagi kayong ma-update sa tuwing may bagong upload ako na video. Maraming salamat guys, mga kagala! Paki-follow din ang aking Facebook page na Glenn Espartero Vlog, mga kagala. Sakto pagpunta ko ay mayroong shooting na nagaganap kasi ang daming production staff na nakapaligid sa artist nila. Mapapansin nyo na hindi madami o hindi ganun kadami ang mga tao kasi sinadya ko na pumunta ng 11 a.m. Actually, masarap mamasyal dito paghapon na, yung palubog na ang araw. Mas mapapansin ang ganda ng Bonifacio High Street, pero expect nyo na mas madaming tao, lalo na pag weekend. Yung nadaanan natin ay ang pinakamalaking store ng Nike. I think sa Asia yata yun, hindi ako sure, or sa Pilipinas. Nagawan ko na ito ng video before, pero nakalimutan ko na. Ilalagay ko na lang ang link ng video niyan sa description para pwede nyo itong panoorin after ng video na ito. Gaya na sinasabi ko kanina, ang Bonifacio High Street ay pet friendly. Pwede nyo isama ang mga alaga nyo dito sa pamamasyal. Kung medyo naiinip na kayo, pwede nyo i-pass forward ang video na ito. Gusto ko kasi ipakita sa inyo ang bawat paligid at attraction dito sa Bonifacio High Street. Mapapansin nyo din na sobrang linis ang bawat area dito. At if ever na need mo gumamit ng comfort room dahil sa tawag ng kalikasan, huwag mag-alala kasi may public toilet dito na pwede nyo gamitin na sobrang linis at mabango pa. Bago tayo tumawid ay makikita ninyo yung bus na biyaheng BGC papunta ng Ayala. Ang maganda doon ay magagamit ninyo yung beep card na nagagamit din sa MRT at LRT station. Yan yung itsura ng bus na nagbiyahe dito sa BGC papunta sa Ayala. Ang disadvantage lang yan kapag rush hour ay madaming pasahero at matrapik sa McKinley Avenue. Ito naman yung area ng Bonifacio High Street na kung saan laging may event. Katulad ngayon, merong ginaganap na event ang Globe Telecom. So samahan nyo ko na libutin at makimarites kung ano ang event nila dito. Pero hindi na ako pumasok kasi gusto ko kayong ipasyal mula dito papunta sa electronic billboard hanggang makarating nga tayo sa Mine Museum. Yung paligid ng area nito ay madaming high-end restaurant. Punong-puno yan kapag gabi, especially kapag weekend kasi madaming gumigimik dito at namamasyal. Yan, makikita ninyo na meron ding event dito na punong-puno ng mga halaman at bulaklak dahil panahon ng pagmamahalan.
Malapit na natin marating ang first ever 3D billboard ng Pilipinas. Sikat at kilala ang ganito sa Shinjuku, Japan. Ang reason sa pagkakaroon ng ganito ay para i-encourage ang lahat na bisitahin ang BGC. Located ito sa 1 Bonifacio High Street, BGC along Fifth Avenue, na ni-launch last October 2022. Itong area ng Bonifacio High Street ang pinaka-favorite ko sa lahat. Kasi nga, at makikita niyo naman na ang daming halaman na nakapaligid dito. At sa pinakadulo nitong area ay makikita naman ang The Mine Museum. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan na mag-like, comment, at i-share mo na din sa iyong mga kaibigan ang video na ito. Mag-comment din kayo ng mga lugar na gusto pa ninyong pasyalan para ituro ko sa inyo kung paano ang pagko-commute papunta doon. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa akin YouTube channel na Glenn Espartero at pindutin na din ang notification bell para lagi kayong updated tuwing mag-upload ako ng video. At huwag din kalimutan na i-follow ang aking Facebook page na Glenn Espartero Vlog. Thank you guys!